Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ako nga po pala si Maricar at dito po sa akin channel ay nagre-review po ako ng iba't ibang earning application na pwede nyo pong pagkakitaan ng extra income na wala po kayong inilalabas na pera o puhunan gamit lamang po ang inyong cellphone at pwede nyo po itong i-pay out sa inyong mga Gcash or PayPal account. Kaya kung bago pa lamang po kayo dito sa akin channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe, like this video, share, and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod kong upload. So ayun guys, without further ado, let's go to the video. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. And for today's video po, ay meron po tayong panibagong earning application na i-re-review for today. So, itong application na ito ay kare-release lamang po. Kaya, bibigyan ko po ito dito sa video na ito ng tutorial kung paano tayo mag-start, paano tayo magkakapera, paano tayo makaka-payout. So, itong si DayDay Cash ay familiar or nahalintulad kay Big Cash. So, ito nga po pala yung kanyang logo sa Play Store. And then, ayun po yung kanyang pangalan. Kaya kung isi-search nyo po siya, ganyan yung pagkaka-search nyo. Or, ilalagay ko na lang din naman yung link dyan sa description box kung interested kayo dito sa app na to kung gusto nyo siyang i-download. At about this app po, ayan, click lang natin dito. Na-release po siya nito lang January 17, 2023 and yun na din po yung kanyang last update. At meron na po siyang 1,000 download dito. So, kare-release lang po kasi nitong application. Kaya, konti pa lang naman yung nagda-download sa kanya. Dito guys, kailangan po muna natin na mag-agree and continue pag first time user pa lamang po tayo. So, mag-agree and continue po tayo sa kanilang privacy policy. So, click lamang po natin iyan. Okay, parehas lang talaga siya ni Big Cash. Siguro parehas lang sila ng developer. So, si Big Cash po ay ganito siya. So, papakita ko sa inyo yung pagkakahalintulad po niya. Ganyan din po siya. So, ayan din po. May mga feature din po ng mga party games. May mga daily reward. Tapos, ganito siya. Ayan. So, ito yung kanyang payment method. Then, ito yung kanyang sa pinaka-profile mo. Yan yung makikita mo. So, yan po yung kay Big Cash. Ito naman po yung kay DayDay Cash. So, kung mapapansin nyo, iniulit lang. Kaya, parehas lang siguro ito ng developer. So, dito, ang iipunin po natin is coins. And then, yung coins po na yon yung pwede nating i-convert into real cash. And then, yung ating una na pwede nating pagkakita taan ng coins, ayan pong daily reward nila. So, araw-araw, makaka-receive ka po dito ng libreng 30 coins. So, i-claim nyo lamang po yan, ganun lang kasimple yon. So, i-click lang natin to. Ito po yung pinakang homepage po nitong application po na ito. So, ang gagawin po natin, kapag bagong user pa lamang po tayo dito, meron po tayong kailangang i-download dito. So, ayan, click lang natin itong get 560. So, kailangan muna po natin na mag-login sa ating Google account bago natin ito gamitin. So, click nyo lamang po yung Google and then i-login nyo lang yung inyong account. And then, kung makikita nyo po dito, may nakalagay po dito na, hindi ko madrag to. So, you need to complete the first task to activate the invitation function para mabuksan na rin po natin yung ating payment method dito. So, kapag hindi natin inactivate siguro yun, pero may lalagay pa rin naman pala natin dito. Ayan. So, ito yung una muna natin gagawin dito sa app. Ganito din yung ginawa ko kay Big Cash nung bagong user pa lang po ako doon. Click ko lang to, get 560 coins. Ida-download ko lamang po ito. Ayan, ida-download ko po siya sa Play Store. Si Swipe Hero. So, i-click ko lang yung install. And then, wait ko lamang po natin na ma-download yan. And then, okay na po ito. Na-install na po natin si Swipe Hero Puzzle Game. Babalik na po tayo kay DayDay Cash na application. Ito po yung sunod natin na gagawin. Pagka-download po nitong natin sa Swipe Hero, kailangan po natin mag-lucky draw po ng 8 times dun sa application na iyon. And then, yan po yung ating task 1. Then, yung task 2 natin, maglalaro po tayo at least 5 minutes dun sa app. Yun nga pong si Swipe Hero. And then, sa task 3, kailangan lamang po natin ma-reach yung level
5. So huwag kayong mag-alala kasi kapag natapos naman po natin yung task na yan is may ma-receive naman po tayo na coins dito. Ito nga pong 560 coins ay papasok sa ating coin balance. So ngayon pupunta po tayo dun sa app. And then wait lamang po natin ito. So maganda naman siya. Nakaka-enjoy naman siguro ito laruin. Yan, then wait lamang po natin na mag-loading siya. So dito yung task po na pinapagawa sa atin. Ito siya. Yung unang task ay asa na ba 'yon? Wait lang. Ito, dito tayo sa lucky draw mag-uumpisa. So, click lang natin yan. Then, dito guys, para makapag-spin po tayo, kailangan po muna na manood tayo ng video advertisement. So, ibig sabihin, 8 times tayo na kailangan mag-spin dito. 8 times din po tayo makakapanood ng video ads. So, ito muna yung una natin gagawin. Manood muna tayo ng mga video ads bago ito, bago natin gawin yung task 2. So, pag tapos nyo na rin naman po yung mga video advertisement na yan, yung walang video advertisement, hanggang doon na lang naman po yun. So, may mga magpa-pop up man na video ads, pero skippable na po siya. Hanggang doon lang yung kailangan nating panoorin. So, basta tapusin lang natin yung 8 video advertisement para makapag-spin po tayo ng 8 beses dito. Okay, update guys. So, naka-8 spin na po ako dito. 8 video advertisement na po yung napanood ko dito. So, magbaback na po ako ulit. Ipapakita ko po muna sa inyo dito yung inyong, ayan, yung task natin. Kung nakompleto na natin siya. Okay, nakalagay dito. Nakompleto na natin yung task 1, then yung task 2. And, dito na tayo sa task 3. So, ito na yung gagawin natin sa task 3. Lalaroin lang natin si Swipe Hero hanggang sa mag-level 5 po tayo. Kiklik lang natin yung play. So, dito, this is you. Move the screen to collect stars daw po. Okay, tap to continue natin. After collecting all the stars, you can pass the level. Be aware that there may be plants or black holes. Tap to continue natin. Paano ito i-move? Okay, i-move mo lang to yung tao doon sa stars. Then, ganun lang. So, kapag nakuha mo na yung 3 stars, edi mapasa mo na yung level na yon. Matatapos mo na yung level na yun. Ngayon, nasa level 2 na tayo. So, iiwasan daw po natin sa yung mga black hole. Ayan. Ayan. Okay na. Madali lang naman pala yung kanilang laro dito. Tapos, may magpa-pop up na video ads. So, wait lang natin yan. Skippable na naman yung mga video advertisement na magpa-pop up dito. Kaya, hindi yan sagabal sa atin. Click lang natin ulit. Magpi-play lang ulit tayo. Malapit na tayo mag level 5 na... Ayan, may monster. Okay. Kukunin. Ayan, nag... fail tayo. So, dapat iwasan natin yung mga monster na lumalabas. Nag-fail tayo. Click natin yung OK. Play ulit tayo. Nasa level 3 pa rin tayo. Okay. Ayan. Isang swipe na lang. Ay! Ano ba yan? Nagkakamali tayo dun sa ano. So, wait lang ulit. May advertisement na lumabas. Okay guys, so madali na lang pala natin. Pwede pala nating mapatama yung mga monster dito sa mga block-block para mawala sila. Tapos hindi tayo ma-touch dun sa level. Mag-ulit dun sa level na yun. Kapag nadikita nila tayo. So, next na natin, nasa level 5 na tayo. So, di ba, ayan may mga monster dyan. So, ang gagawin nyo lang, pag lumabas yan, iuuntog nyo lang sila dun. Ayan, di ba? Nauuntog, igaganon nyo lang sila, iso-swipe-swipe nyo lang. Anong laman nun? Baka kung anong laman nun eh. Tapos, ayan. Okay, napasa na natin yung level 5. Babalik na po tayo kay DayDay Cash. So, swipe na natin tong Swipe Hero. Okay na po yan. Nakompleto na po natin yung mga task na nandito. So, ang gagawin lang natin, i-click lang natin yan. O, i-claim lang po natin yan. Babalik tayo dyan. Click natin yung get 560. And then, click nyo itong get it now dito.
60, 100, then okay na po yan, papasok na po yan sa ating coin balance. Then madadagdagan na po ulit dito yung mga games pa po ulit na katulad ni Swipe Hero na kailangan pa po natin i-download sa Play Store, tapos kukumpletuhin po natin yung mga task na ipapagawa nila para ma-receive po natin yung mga coins na ibibigay po nila sa atin dito. So ganun din po yung format kay Swipe Hero, pero dito mas malaki na yung coins na ibibigay po nila. And then kung gusto nyo makita kung magkano na yung coin balance nyo, pupunta lamang po kayo dito. Ayan, so dito tayo, i-drag natin to. Ayan, dito nyo makikita yan sa baba. Ayan, parang profile nyo yan dyan. Pipindutin natin yan. Nandito yung profile po ninyo at nandito po yung inyong invitation code. Then, andito po yung inyong coin balance. So, sa pag-i-invite naman po dito, madali lang naman po yung pag-i-invite na gagawin po natin dito. So, ikiklik lamang po natin itong invite friends dito, yung arrow dito. Ayan. So, pwede po natin itong i-promote sa ating mga social media account, yung application po na ito. Then, i-share po natin yung link. Then, ibibigay din po natin yung ating invitation code or referral code. At para maging valid nga po yung pag-i-invite po natin, ipapalagay po natin dito. So, lahat po ng gagamit ng invitation code natin, makaka-receive po ng 200 coins po. So, 200 coins yung ma-receive nila kung gagamitin nila yung ating invitation code na ito. So, ganyan lamang po yung gagawin nyo sa pag-i-invite para maging valid yung pag-i-invite po natin. At ito yung makukuha po natin. Ayan, yan po yung makukuha natin na rewards kapag may na-invite po tayo dito. Next naman po natin, paano naman po tayo mag-pay out? So, yun lamang po ang kanilang ways of earnings para maka-earn po tayo ng coins. Una po ay maglalaro ka ng mga third party games para makompleto mo nyo yung mga task. And then, yung pangalawa is dito nga po sa daily reward nga po na namimigay sila ng 30 coins. And then, yung pangatlo ay pwede tayo pong mag-invite dito para makakuha tayo ng mas malaki pa pong coins. So, ngayon, kung gusto nyo na pong mag-payout, ganito lamang po yung gagawin nyo. May makikita po kayong PayPal logo dito. So, ang gagawin lang natin, pipindutin lamang po natin yan. Then, meron po sila ditong limang payment method. Merong PayPal, merong Gcash, merong Payeer, Dana, and TRX Tron. Pero mas recommended ko nga po na gamitin nyo, mas madali pong gamitin si Gcash. Kasi dito, madali po nating mapipay out yung Gcash balance natin sa kahit anong tindahan. Or kung may Gcash Mastercard ka, madali na lang din naman yon. Or kung gusto mo naman na PayPal, so dito kapag pumasok po sa PayPal nyo, pwede nyo pong isend yung PayPal balance nyo sa Gcash nyo kung may Gcash po kayo. Basta nagkakahalaga siya ng 500 pesos pataas. So yun po yung pwede natin gawin dito. Andito, ang kiklik lang natin yung Gcash. Ang ilalagay po natin dito sa Gcash natin, syempre yung phone number po natin sa ating Gcash account, then yung receiving name po natin o yung pangalan natin sa ating Gcash account. And then, kung kailan dadating yung ating payment, halimbawa kapag nag-payout na tayo dito, maghihintay po tayo ng, ayan na pala kayong bilog. Maghihintay po tayo ng about 7 working days. Ayan. 7 working days po yung hihintay natin. Not counted ang weekends and holidays. Within 7 working days, papasok na rin naman po yan. Hindi na yan magtatagal. Hindi na yan aabot ng 7 araw. Mga 5 araw or 4 na araw, dadating na po yan sa ating Gcash account. So, ito po yung pwede nating ma-pay out dito. 8 pesos po, ito po yung pinaka-minimum nila na kung saan isang beses nyo lamang po ito mabi-withdraw. Ngayon, kapag na-withdraw nyo na po itong 8 pesos na to, mawawala na po siya sa pagpipilian kasi once lamang po natin pwedeng ma-withdraw itong 8 pesos na minimum. So, sunod po sa 8 pesos, 18 pesos, 150 and 500 pesos. At ito po yung mga coins na kailangan nating ipunin. Ang tanong, kapag ba na-pay out natin itong 18, 150, 500, ay mawawala din ba siya? Once lang ba natin siya mawi-withdraw? So, ito lamang po yung mawawala dito. Itong 18, 150, and 500, kahit pa ulit-ulit nyo yung i-withdraw yan, hindi po yan mawawala dyan sa option. So, ang gagawin nyo lang, lagay nyo yung information ng Gcash nyo, then click nyo na lang yung redeem now dito. Then, next naman natin, sa Gcash naman po tayo, ay sa PayPal naman po tayo. Ayan, pindutin po natin si PayPal. Dito, ang ilalagay po natin ay PayPal email account po natin. At dito naman, ang hihintayin daw po natin, within 5 working days, papasok na daw po yung ating payment sa ating PayPal. At ito po yung mga pwede nating i-pay out dito. 0.7 USD, 1
USD, 2.5 USD, 4.5 USD, 14.5 USD. So, hindi ko siya alam kung paano ba siya babasahin. Tapos, malaki din ang palitan ng dollars. Kaya kung gusto nyo sa PayPal, pwede naman. Basta, pag mag-pay out kayo sa PayPal, kung may Gcash kayo. Manahirapan kasi ako sa PayPal kasi hindi ko alam kung paano mawi-withdraw yung pera. Isinesend ko pa sa Gcash. Tapos, kailangan na 500 pa pesos pa yung balance na dapat mong isend sa Gcash. Kaya mas recommended ko nga po yung Gcash na lang yung gamitan nyo na payment method. Pero kung wala kayong Gcash at PayPal account yung gamit nyo, pwede nyo naman itong gamitin. Ayan po yung mga pwede nating pagpilian dito. So, ayan lamang po yung meron dito kay DayDay Cash. Kaya kung gusto nyo po itong pagkakitaan, ilalagay ko na lamang po yung link nito dyan sa description box. Huwag po kayo mag-alala kasi magbabayad naman po ito sa inyo. Makaka-receive naman po kayo ng payment dito. So, ayan, dito ko natin natapos tong video na to, and thank you for watching.